pag-usapan natin kung tama ba ang laging ranking ni Andrew Bogut dito sa Los Angeles Lakers sa mga team sa West. Isabay na rin natin mga medyo ang health status ng Lakers players at kung sino nga ba ang kukumpleto sa starting lineup nila. Sa October 25 na maglalaro ang Lakers kontra Denver Nuggets sa ganap na alas 7:30 ng umaga sa home court yan ng Denver. Kaya naman, si Coach Darvin Ham ay nagbigay na ng update sa kanyang tatlong player na may injury. Ayon sa report ni Jovan Boha, sinabi ni Coach Darvin Ham na si Jared Vanderbilt ay nasa day-to-day ang status at si Gabe Vincent naman ay cleared na para maglaro sa opening game at itong si Jalen Holtz-Shipino ay ini-evaluate pa ang kalagayan. Well, magandang update ito na okay na si Gabe Vincent at magkakaroon ng backup itong si Dilo kung sakali man maging maalat. Ayon sa report ng Mike Trudell na sinabi ni Gabe Vincent na sa last preseason game ng Lakers ay pwede na siya maglaro. Pero gustong siguraduhin ng Lakers mga amigo na sa opening game ay talagang 100% na okay siya. Kumbaga, nag-iingat ng Lakers mga amigo, baka madisgrasya pa at hindi siya makapaglaro. Regarding din sa opening game mga amigo, ang matagal nang hinihintay kung sino nga ba ang panglimang player na kukumpleto sa starting lineup ng Lakers ay ni-reveal na. Walang mabibigla nito mga amigo dahil maganda naman ang ipinakita niya during preseason game at maraming Lakers player ang nag-i-endorse sa kanya. Ayon sa report ni Jovan Boha, sinabi ni Coach Darvin Ham na si Taurean Prince ang kukumpleto sa kanyang starting lineup dahil sa injury ni Jared Vanderbilt. Si Prince ay maglalaro bilang shooting forward. Sa tingin ko mga amigo, pag okay ang naging resulta nito ay pwedeng masecure niya na ang naturang posisyon. Isa pang magandang balita para sa Los Angeles Lakers fans dahil ayon kay LeBron James ay maganda ang kanyang pakiramdam physically matapos maglaro ng limitadong oras sa preseason games at talagang nagtatrabaho daw siya na matindi para lamang maging fully healthy. Ayon pa kay LeBron, talaga nag-stick siya sa kanilang mga plano at umaasa siya na madadala niya ang momentum na ito hanggang sa opening game. Well, hindi na talaga bumabata si The King LeBron James kaya talagang maraming injury na ang pinipigilan siyang maglaro ng matindi. Kung matatandaan natin mga amigo, matapos matalo sila ng Denver Nuggets last season, ay napapag-isipan niya na magretiro. May mga reports pa na lumalabas na magpapa-opera siya para ma-repair lamang ang kanyang foot injury. Kaya naman, laging kusis ngayon ang Lakers at gusto siyang i-load manage mga amigo. Dahil malapit na magsimula ang regular season, nauuso talaga ang magbigay ng prediction at syempre i-rank ang mga players at pati na ang kanilang mga team kung saan nga sila aabot. Ang Western Conference mga amigo ay loaded na naman ng mga superstar kaya napakahirap talagang malaman kung sino o anong team ang mangunguna. Nirank ng ex-NBA center na si Andrew Bogut ang team sa West at ang kanyang rank 1 ay Phoenix Suns. Sinusundan naman ito ng Nuggets, Clippers, Grizzlies, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, OKC at ang pang-sampu mga amigo ay ang Los Angeles Lakers. Pang-11 naman ang Timberwolves na sinusundan ng Rockets, Spurs, Jazz at ang panghuli ay ang Portland Trail Blazers. So after na magandang playoff run at magandang off-season moves na ginawa ng Los Angeles Lakers ay rank 10 lamang siya para dito kay Andrew Bogut. Well, wala tayong magagawa dyan mga amigo dahil opinion niya yan. Kayo ba? Naniniwala ba kayo o sang-ayon ba kayo sa naging ranking na ito ni Andrew Bogut para sa Los Angeles Lakers?